Dito tumi ko. Ayun mga kapalaboy, andito na yung apoy oh, malapit sa amin, perimeter. Kala ko may nasusunog na bahay. Dito pala. Marami na. Saan dumaan? May kalsada ron? Ah, nandiyan na sila. So yan, makakaganapan dito ka pala boy. May wildfire dito sa amin. Apres! May bombero na daw eh. Nakita nyo? Taon-taon yan, inuhuli na yung may-ari niyan eh. Yung may pupunta ako nga. Oo eh. Malaki ba, Pes? Doon lagi yan sa taas, yung private property. Oo. Nagsusunog, no? Oo. Delikado. Pupunta ako lang. Hindi ako yung pinapaisa dyan eh. Oo, dyan. Gapang dyan, no? Bawal talaga ngayon magsunog-sunog sa ano ngayon. Sa panahon ngayon. Di ba pre? Bawal yan. Napaka-init tas mahangin. Ayan oh. Nakita nyo yung mga ibon. Yung mga naninirahan na ibon doon. Ayun, yun. Yung mga naninirahan na ibon doon. Ay... talagang nabulabog dahil sa taas ng apoy. Mainit niya mga kapalaboy oh. Nabubulol ako dahil nanervis ako kanina. Kala ko nasusunog na yung area namin eh, yung mga bahay, dahil sobrang init eh. Ayan, kailangan maagapan niya mga kapalaboy, kasi dito tuyo na yung mga talahib yan hanggang dito sa amin eh. Eh malakas yung hangin, mahirap yan, sobrang init yan. Napapalibutan kami ng mga talahib mga kapalaboy. Ayan oh, gagapang ang apoy niyan. Kasi ito yung tuyo eh. Ayun na mga kapalaboy, nandito na yung wildfire. Yung magandang kagubatan dito, medyo gubat-gubat konti. Ayun na, kinakain na siya ng apoy. Ayan oh. Yan. Nakita nyo naman. Yung kanina, malapit sa clubhouse namin, eh ang nangyari, dumating yung mga bumbero para apulahin yung apoy. Oh, yan ang nangyari ngayon. Ayan oh, talagang kala dito ka lang, baka dumiretso ko sa baba. Ayan na. Ayan na yung apoy. Dapat kasi pagka ganitong summer, ganito ka init, hindi sila dapat nagsusunog. Sinasamantala kasi nila, dahil tataniman nila ng pinya yan eh. Ayan na. Ayan na mga palaboy oh. Sayang yung kawayan, no? Ako? Grabe. Ang layo na natin dito, pero kitang-kita yung apoy. Oo. Ayan po. Ayan, no? Ayan na tumigil ang apoy na yan. Talagang sinunog na nila itong ano rito. Mga puno rito. Ang ganda pa naman yan. Tapos ngayon, kakalbon na yan. Hindi ko alam kung sinadya na sunugin yan. Kasi nga pala, tataniman nila. Pero hindi nila alam na magiging ganyan yung damage niyan. Anong pag-iisip mayroon ng mga taong to. Kawawa naman yung mga hayop na nakatira dyan. Yung mga ibon, no? Tirahan ng mga ibon yan, eh. Ayan. Kawawa mga ibon. Marami mga ibon, mga hayop pa nakatira dyan. Wala na silang matirahan, kawawa naman sila. Ayun oh, mga ibon oh. May mga inakay yan, syempre. Nawala na sila ng tirahan. Kawawa naman. Diba? Tahimik sila na bubuhay dyan. Tapos ganyan na lang mangyayari sa kanila. Sinunog yung kanilang habitat. Ayan, pumalat ng apoy. Ang
ganda pa naman pagmasdan ng mga yan. Green yan dyan. Tapos ngayon, ganyan na. Sinunog na. Ay, mga palaboy. Wala na. So, yun ang mga palaboy. Ang lakas, ang laki talaga napin na yan. So, nagpasta ako yan. Ang layo na natin. Pero kita-kita natin yung apoy. Ayun o. Straight yan. Ang ganda, no? Gapang talaga siya. Aabutin yung baba. Aabutin dito sa amin. Kasi gumagapang yan eh.